Ito ngayon, guys, gagawa tayo ng nakabat ng mga kawite, okay? Una, yun ganito ang itsura ang gagawin natin. Ito, gagamit tayo ng tela, na chiffon, crepe, no? Tapos, 10 by 12. Tapos, gagawa tayo ng string na ganyan, no? Na parang gin-ribbon natin. Hindi naman siya tabas ng bias, pero kanyang gagawin natin, ano, parang tali niya. Okay, ngayon, gagawa din, ito gagamitin natin yung, ano, garter. Garter na yung gagamitin natin yung sa, ano, sa makeup, no. Tapos, meron tayong cotton na tela, yan ay bobbling kung tawagin. Okay, start natin, no. Unang gawin ay yung tela, susukatin ng maayos. No, gawin natin, sukatin, siguraduhin natin 12 by 10, no? So, dahil sa iyan ay ifo-fold, gagawin kong 20 and a half, no? 1/4 lang ang allowance niyan para hindi magmukhang marumi. Yan. Yan ang gagawin nating string yan. By 12 yan, ano? 1 and a half by 12. Okay. Yan. Ngayon, gagawin natin, sasaraduhin natin yan para mamaya babalik ta rin. Pag nabuo natin yan, babalik ta rin na natin. Yan, ganyan. Ganyan muna yan. Okay? Diretso ko yan. Yan, tapos, yan ang gagawin natin, balik na rin natin. Yan, ganyan. Ganyan siya. Yan, ganun na siya pag nayari na. Yan, bilog na siya. Pero hindi natin gagamitin bilog yan kasi ipa-flat pa natin yan, no? Papasadahan natin both sides. Yan, ganyan. Sadahan natin siya. Ganyan. Tapos, kung sobra, ano, basta ang gagawin lang natin dyan ay 12 inches lang ang lapad. Ang lapad, ang haba. Nilinis natin dulo para hindi siya magbubusalisan. Kaya naman sa customer na busal-sal dulo niya. Yan. Ganyan. Okay. Ayan, na-flat na siya. Di ba bilog yung kanina? O, dalawa na sila. Ayan na. Dulo sa dulo yan. Ganyan. Okay. Ngayon, anahin na natin siya. Siguruhin natin yung haba niya, no? Yan ang kanyang nakab, yun ang paglalagyan natin mamaya ng garter. Sa crepe, ginaganyan lang yan. Yan, kasi pag ginupit mo, hindi mo madiretso yan dahil madulas yan. Kailangan ganyan siya. Yan. Tatingnan mo ang gagawin, tatayin na natin. Tupi natin siya. Ayan. Ayun, ngayon yung garter na yun, ipapasok natin yan. Ipapasok natin sa dulo. Bago natin pasadahan, kailangan nakaayos ang garter sa loob.
Yan. Yan, i-corner natin para hindi siya mag-ground. Okay. Okay, stop tayo dyan. Kasi maglalaki tayo ng gap para may lugar mamaya pag nagbaliktad, no? Kasi babalik na rin natin yan. Yan. Okay. Yan. Gutter naman uli. Ilalagay natin dun mamaya sa dulo, no? Yan. Kasi yung dati mananahi daw dito, dati, hindi daw makakadiretso ng pasada. Hindi niya madiretso. Kaya yung nikab, imbis na diretso eh, nagbako, ano, nag-scallop. Yan ang butas natin kanina na iniwanan. Kumbaga nilagyan ng space. Yan yung papasok yung kamay ko. Yan. Para babaliktad. Baliktad din natin yung pinakakanto. Ayan. Ganun is kabila. Yung iba hindi niya ginaganyan. Sinusundot lang niya ng lapis. Which is ako hindi. Diretso lang siya. Ayan. Ayan. Diba? Nabuo na siya. Ganyan. Tapos, gagawin dyan, papasadahan uli natin. Yan. Yan. Okay. Okay. Yan na siya. Ayos na. Okay na. Ayan. Sa dahan na. Flat na siya. Di ba? O, gaganon yan mamaya. Sa ilalim pa lang yan. Okay. Tapos na yan. Iba na naman. Isisave na natin yan. Ayan, dyan natin i-dudugtong yung mamaya sa banda, sa noo. Yan, yung cotton yun na, bublin. Hindi siya chiffon, bublet siya kasi para matigas. Hindi na kailangan maglagay ng pelon. Kasi karamihan na kaya tayo ng pelon eh. Same. Ayan. Dali-dali lang no. Pero 12. Oh, 17. Ganyan na siya. Yan ang chiffon. Yan ang ginumpit ko kanina. Yan ang sukat niya. Mm-hmm.
buha din tayo lang kasi nga lapad nun. Kasi lapad nung ano. Yan siya. Yan. Yan, ipagpapatungin na natin yung kasi bubuuhin natin. Gawin nating band. Okay? Papasada ulit natin yan. Yan, ganyan. Tanduin yan. Ganun din. Lagyan din natin siya ng bakante. Para sa pagbaliktad. Kasi babaliktad rin natin yan mamaya. Okay. Parang madilim. Yan, ganyan. Babaliktad na. Pasadahan natin yun para mag-flat. Ganyan. Yan, ganyan na siya. Okay? Yan. May yung mablin sa likod, sa labas, chiffon. Okay? Anong gagawin ay that ano na natin. Ipagsamahin na natin yan. Tatali na natin. Mabubuuhin na natin siya. Yan yung makeup, yung band, pagsasamahin natin yan. Yan. Itupi mo para makuha mo yung balance eh, no? Tapos, yung likap, tutupi din natin para makuha yung gitna. Tapos, pagganuhin natin yung tandaan. Ganyan. Marking na natin yan.
natin kung saan yung marking. Doon natin itatapat ang dulo ng garter. Yan, yan. Iba marking yan. Yan, yan. Yan natin ilalagay yan. Okay, yan. Basta yung pinagdugtungan ng garter. Tsaka yung ginawa kong marking. Doon lang siya. Hanggang. Kasi kailangan mas malapad yung band kaysa sa nikap mismo. Para hindi maglaylay. Para hindi maglundo. And tapos, iipitin yung garter ng kanto ng band. And then, sa kabila, ifo-fold siya. Ganyan. Okay. Tapos, ilalagay natin ang ginawa na sirita. Sirita kung tawagin. Fold naman yung dulo. Yan, ganyan. Tapos, pag pinasadahan natin dyan, double purpose. Maipit yung garter at maipit din yung sirita na yan. Okay. Ayan. Nakakatakot kasi para maipit yung kamay ko ba? Ganyan itsura niya. Ano ba? Isa pinag-isa. Parang pinag-isa lang siya. Double purpose na nga eh. Tapos yung garter, kalagitnaan nun, yan na, papasadahan din yan. Yan ano, ganyan siya, papasadahan din. Para hindi mabilis mo gano. Para hindi mabilis magbus-bus. Yan. Ano din ang gagawin sa kabila? Yan din siya.
Iya, sini nanti mai araf minum hala mafi. Aiwa. Isa be. Kubarin salat sa baba. Ito lang isusuot, di ka na makilala. Diba?